Yan. Gumagana pa rin. Fuel log check engine. Ibabalik natin to. Dapat meron pa rin. Okay. Yung sa battery naman, dyan natin malalaman. Ayan. Pumutok na. Ibig medyo malayo yung pinagparkingan nila. Yan, binababa yung click. Ewan ko kung anong problema yan. Galing daw sa ibang shop yan. Nakasum yung ginagamit ko mga sir. Kasi ano, malayo yung pinagparkingan. Tapitan natin. Okay, ito yung sinakay mga sir. Anong problema nito? Yung daw boss, ito raw. ECU. ECU? Nagtutok daw kasi yung fuse kapag isinalapak na dito yung ano relay. Relay. Nagbubuhay siya pag walang ano. Pag wala yung ano. Kapag nakatanggal to, na. Nakatanggal to, itong lahat, tapos nagsalpak yung ano relay, nagbubukas yung banel. Pero kapag isasalpak to, tapos nakasalpak eh, yung dito, yun na, hindi na nagbubukas. Pero hindi, pwede yung yan, pinasok na natin sa loob mga sir, kasi ito troubleshoot na natin. Galing nato sa ibang shop to, ang kwento ng mayari mga sir. Ulan, tapos bigla daw siyang ano, tinirik. Tapos chinek lang yung sado sa dito, part dito. Mandat naman, nagamit naman ng ilang araw. Tapos bigla ulit namatay, hindi na sa ibang mga shop. Ang ginawa, pinagkutusok yung wire, yung nagkakalkal na raw yung mga wire. Ngayon, alam niyo naman si Click, napaka-sensitive, ayaw niya ng mga tinutusok-tusok. Kung mali ka nang tutusukin. Kaya ayun. Ito silang check engine, kaya chichik muna natin. Nalubat siya tayo battery, di ko makakay battery. Ha? Check mo muna, kung kwan, dislike mo muna. Check muna natin mga sir. Saka tayo mag-finalize, kasi bago na yung relay, tutok. Umuputok yung kwan, 25 ampere. Pero pagka dinisable mo yung mga wire na nandyan, o nasa taas yung socket ng ECU sa taas. Dapat magbubukas pa rin yan. I-try mo yung ano. I-try mo yung ano. I-kuan mo na dito. Kasi hindi tayo yung nauna. So, tingnan mo dyan kung may power. Ilagay mo yung tornilyo ng battery. Check mo muna. Ito troubleshoot muna natin itong mga sarap. Para malaman natin kung ano yung problema nito. Ito yung sinakay saban. Nilalamog. Galing sa ano. Pinulot sa ibang shop. Kasi mayroong ano. Nagsuggest sa kanya na dito dalhin. Second option. Pero sabi ng mga nagpapasigan option, ECU yung problema niya. Kaya siyempre, do-double check mo nga rin mabuti. Yan, i-troubleshoot mo natin nang hindi nakakunik yung ECU. Ayan, nakatanggal yung socket na to. Yan. Pai-ilawin mo natin to. Dapat, kahit walang ECU yan mga sir, iilaw pa rin yung panel. Diyan muna tayo magbabase. Ha? Tumutulog yung relay. I-try mong palitan yung ano, yung maliit na relay. O sige, iyan mo yan. Lubot yung battery. Yan, pumuputok yung ano, pumuputok yung fuse. Kahit na hindi nakakonnect or disable yung ECU natin. Kaya matik, gagawin natin. Tanggalin nyo yung ano, yung ano? Fuse box. Battery harness. Check mo natin bago tayo magdesisyon na ECU yung problema. Kapag ganito kasi mga sir, na hindi galing na sa atin o hindi sa atin muna yung pinagpagawan, matik iisa-isayin mo nga natin kasi pinagkakalkal daw ti. Ito. Yeah, titingnan muna natin. Labas mo natin yung ano, yung battery harness niya. Oh, ito mga sir, well, chinik na natin lahat ng kanyang wire. Wala naman ako nakikita sa problema sa wire niya mga sir. At ito, tinanggal din natin dito, chinik din natin. Ayan nga, disable na nga natin to para hindi natin masabing dito yung may problema. Ngayon, confirm natin na ang problema talaga mga sir, yung ECU. Bakit natin nasasabing ECU ang problema? Kasi kapag kainoon natin, ayan, pag inoon kasi natin mga sir, ayan, nilabas na nga natin yung ano, chinik na rin natin.
ikabit mo ulit kapulo, i-kuha natin, pakita natin. Palitan mo ng fuse, gagawin natin, i-disable natin to, saka ito, yan, dapat hindi puputok yung fuse natin. Dapat papapailaw niya to, pero mag-i-indicate yung check engine. Na, sige, kahit tanggalin mo yan. Para mapakita natin na di-disable natin yung ano, na di-disable natin yung ECU na dapat gagana to. Dapat hindi yan mag hindi yan ano. Hindi dapat yan kikislap or mamatay-matay kapag kanilagay natin yung sa battery. Masakit sa bulsa. Ano yata? Pangatlo yata o pang-apat kami na shop na tumingin dito kasi nag-second option nga siya. Kung talagang ECU. Kasi doon sa unang pinagpagawa niya, okay pa. Pinapagawa, pinapaayos lang. Tapos pinag-ano daw, nag-wal-wal. Tapos pinag-test. Hanggang doon na, kumutok na yung fuse. Okay, test natin. Ayan na. Tapos on natin. Diyan natin masabi na walang problema yung harness niya. Ayan. Pumilaw, pero nag-indicate yung check engine. Tapos, lagay mo ngayon isang ano. Dapat, gagana pa rin yung panel. Ayan. Magana pa rin, pero nag-check engine. Ipabalik natin to. Dapat, meron pa rin. Okay, yung sa battery naman, dyan natin malalaman. Ayan, pumutok na. Okay, ibig sabihin, yung ECU niya grounded. Kasi ito, chinik na natin yan. Goods na yan, wala nang problema yan. Okay, ibig sabihin, nagkaroon ng short circuit yung ECU. Ayan, matik, ayan, bibigyan natin ng bagong ECU. Tapos, babalutan natin lahat ng ano, wire. Na posibilidad na magkaroon ng problema o ano, pinanggagalingan ng problema tulad ng mga to. Ayan, matalas yan. Okay, tingnan lang natin yung ano. Pisa na ito mga sir kasi napabili tayo. Okay, ito na yung bago nating ECU mga sir. Ayan. Branyo. Yan pa yung plastic nya. Tingnan natin na ipakita. Ito yung pinagpadan natin. At nilinis na rin natin yung wire nya. Chinik na rin natin kung ano yung mga posibilidad na maaaring ano, dumikit. Okay, balik na natin yung socket ng ECU. Ngayon mga sir, kung sakaling kayo pa kinakabahan, kung sakaling kayo gagawa nito at kinakabahan kayo mga sir, ang gagawin nyo dyan, dito sa battery natin, itong wire na to, ang sasampulan ninyo, o pag titestingan ninyo, ayan, maglagay kayo ng hibla ng wire. Tapos, ididikit nyo dito, idikit mo. Yan, kung kinakabuhan pa kayo, ganyan yung gawin ninyo. Pero itong kuwan na to, na-testing na natin to. O na-check na natin yung harness. Kumbaga yan, sinishit ko lang. Para kung sakaling kayo gagawa, at alangan kayo, ganyan yung gawin nyo. Yung ano, idikit mo, hindi ba? Ay, lubat pala yung battery nyan. Lubat pala yung battery nyan. Ilamin mo muna itong battery ni sir. Ito. Para mapandar natin. Abang pinapandar mo yan, ibinabalik mo yung flarings. At magkusang mag-charge na rin yan. Pwede ba ito? Ay, nalubat din pa yata yan. Ayan, mag-jog muna tayo. Lubat pa rin yung battery niya. Okay. Ayan, dikit natin dito sa hibla. Nakakulik yan dun sa positive natin. Ayan, nakakunik na. Tapos, i-on natin. Okay, nag-on na siya. Lada rin check engine. Kapag, on and off, ayan. Tumutulog na yung fuel pump. Ibig sabihin, goods na yan. Ayan, di kayang paanda rin dahil lubat yung battery. Ayan, mabas. I-rectang muna. Ito, ilagay mo dito. Para mapaanda. Para mag-charge. Kaso lubat yata rin yung battery na yun. Sige, testing mo muna.
robot to eh. Na, ibalik mo na yan. I-sisiris mo na, manghihirap na tayo. Nabalik na natin yung wire. Kasi mag-sisiris na lang tayo. O, isususo na lang natin yung battery yung ihiramin natin. At least, nakita na natin na hindi na pumutok yung nilagay natin. Ayan, nabubuksan niya. Kaso nga lang, blurred siya. Kasi lobat na lobat yung battery. Kaya, ganun lang gawin niyo mga sir. Kapag once na bago yung nilagay nyo na at natatakot pa kayo, baka hindi pa kayo sure sa wire, doon lang gawin nyo. Yan, positive to positive, ah. Okay, yan, mandar na. Oh, lubat battery. Hindi, pwede na. Pagkita mo na lubat pa ayan, mantap na pulis na, namamatay-matay kasi ano, hindi nakatuno yung ano, yung air control. Ayan, mantap na siya. Maya-maya mag-charge na rin yung battery dito, habang pinapandar natin yan. Kaya ingatan nyo yung ECU nyo mga sir. 9.5 yung presyo nya. Sa iba, 9.6, 9.7 hanggang 10,000. Pero pag nag 11,000 pa yan, malaking patong na yan. Yan, okay na, gusto na. Clearings na lang. Kaya ingatan nyo yung, ano, yung ECU nyo mga sir. Huwag kayong basta-basta magtutusok-tusok sa wire. Parang yung ginawa kasi dito. Ayan, nagkaroon siya ng ano, malfunction. Pagkasira ng ECU. Hindi pa naman ito nare-repair. Wala pa naman ako nakikita nagre-repair na ito. Kasi napakahirap tanggalin kasi ito. Dito lang Yamaha, guma. Dito, parang steel focus na matigas. Okay, gusto.